30,000 maximum amount nga daw ang pwede mong maihiram dito sa cash loan app na ito. Hi everyone and welcome to my vlog. And for today's video ay i-review nga natin itong isang cash loan app na ito. At ito ay yung tinatawag nilang Quikla Cash Loan App. Disclaimer, hindi po ako isang agent ng kahit anong cash loan app. So tayo ay magre-review lamang kung okay ba itong mahiraman pag kinakailangan mo ng pera. And sa video na ito ay alamin natin kung paano nga ba ang step by step kung paano humiram dito at magkano nga ba ang minimum and maximum amount na pwede mong maihiram dito. Tignan natin kung mataas nga ba ang kanilang interest at yung kanilang service fee. Available lamang pala ito sa mga Android user. So dito pa lang, X na siya sa akin kasi hindi siya friendly app. Kita nyo na 4.5 lamang yung kanyang rating. Usually kasi sa mga hinahiraman ko, madalas nasa 4.8 yung rating niya. Tapos dito nakalagay na ang maximum daw na pwede mong maihiram sa kanila ay 30,000 pesos. At isang ID lamang daw ang kailangan mong gamitin para makapag-loan. Marami nga rin daw tayong choices para magbayad sa kanila. Next is yung kanilang user data policy. So kailangan nyo lang basahin yan at pindutin yung I have read and agree with terms of service and privacy policy. Kanina nakalagay is up to 30,000 daw yung pwedeng maihiram. So dito nagkaroon sila ng error, naging 20,000 na lang. Nagkamali pa yung quit nila. So yan, click nyo lang yung apply now. Siyempre, sa lahat ng cash loan app, ito yung pinakaunang hinihingi, ang personal information. Your permanent address, pangalan mo, kung saan ka nagtatrabaho. Alam na itong i-fill out kasi personal details mo na to. Tapos, your company name and your company contact number. Ito yung mga iniiwasan kong sa cash loan app, yung ilagay yung company name. So, kasi nga, baka pagka once na hindi tayo nakapagbayad on time, baka tawagin yung mismong company natin at tayo ay masiraan. Kaya iwasan natin hindi makabayad sa mga cash loan app, okay? Pagtapos nun, maghihingi nga si Quikla ng co-makers or yung ating mga guarantors. Kapag ka hindi ka nakabayad at kapag ka hindi ka nila makontak, itong mga guarantors yung kukontakin nila. So make sure na close mo talaga to. Sa ID type, ito nga yung pwede nyong gamitin kapag ka mag-loan ka sa kanila. Depende kung anong valid ID yung meron kayo. At dito naman sa withdrawal info, ito yung kanilang available. GCash, PayMaya, ShopeePay, GrabPay, Coins e-Wallet. So guys, depende na sa inyo kung ano yung choice nyo dyan. Pag sinabi nating withdrawal info, dito nila i-disburse yung pera na hiniheram mo sa kanila. Dito guys, hindi nila ipapakita kung magkano nga ba yung ipapaloan nila sa atin. Wala silang transparency. Ang ipapakita lang nila dito ay yung repayment o yung kung magkano nga ba yung babayaran natin sa kanila at kung kailan nga ba yung schedule ng pagbabayad. So yung 1680 na yon ay kailangan nating mabayaran within 14 days. Nakahati siya sa dalawa kasi ngayon ay January 28. Tapos yung schedule na agad ng pagbabayad is February 4. Next schedule is February 11. So meron lamang siyang 14 days para makompleto mo yung 1680. Kapag okay ka na dyan, just click submit. At ang sabi nga ni Quikla, tayo ay ipapahiram lamang niya ng 1,200 pesos. Computin na lang natin 1,680 minus 12. At iyon nga yung tinatawag nilang technical services fee. Doon mababa lang yung kanilang interest kasi nga 8.4 pesos lang. Doon naman sila bumawi sa technical service fee. I will not recommend this cash loan app na ito kasi unang-una, 14 days lang yung repayment nila. Tapos, sa 14 days na yon ay meron kang kailangan bayaran na
dagdag na 480 pesos. Malaki-laki na yon kasi 14 days lang yung pagitan, tapos 480 pesos. Tapos wala din silang transparency kasi nga hindi nila ipapakita agad kung magkano nga ba yung maloloan mo sa kanila. Yun lang naman yung aking honest review dito sa Qwikla cash loan app na ito. And that's all guys. Thank you for watching and don't forget to hit like, comment, share, and subscribe. Goodbye!